Yun, ganda ng panahon. Magandang araw mga ka-agri. Hayaan nyo, sharean ko kayo ng kaunting kaalaman sa pag-iisda. So, itakal ko sa inyo yung pamamaraan. Gaano ba karami yung pwede nating ilagay sa isang fish pond? Magsay tayo ng isang example ay 400 square meters. Kaya nito. Itong fish pond namin na ito is 400 square meter. 400 square meter. So, may tatlong pamamaraan ng pag-i-stack o yung tinatawag nating stacking density. So, talakayan natin yung una. Yung extensive. So, sa extensive na pamamaraan, pwede tayong maglagay ng 1:2 per square meter. So, kung itong 400 square meter natin, 800 pieces lang yung pwede nating ilagay. So, extensive yun. Kumbaga, pwede nating natural lang siya. Hindi natin siya babahugin. O, bahugin mo natin 1 times a day lang. Okay lang. Okay yun. Kumbaga, bayaan lang natin siyang maglulumot. No? Yung natural na pagkain, makakasurvive siya doon. No? Pwedeng organic na pamamaraan. Yung extensive na pamamaraan. So, yun yung isa sa ginagamit ng ating mga kabarangay na backyard lang yung kailang fish pond. So, itong dito sa amin, ito ang tawag dito ay intensive. O kung makikita mo, sobrang dami ng laman niya. So, ito 400 square meter, almost 4,000 yung laman ito. Ganun kadami yung laman ito. 7:10 pieces intensive na pamamaraan. So, meron pa itong isang bracket yung semi-intensive. So, yun is 3 to 7 pieces per square meter. So, minsan ginagamit rin namin yun, pero kadalasan ginagamit namin dito is intensive kasi pang commercial yung alaga namin. So, sa mga backyard, okay yun, yung extensive lang. So, ayun yung tatlong uri ng stacking density o yung pamamaraan ng pag-i-stack ng isda. Extensive, semi-intensive, at saka yung intensive. So, ang ginagamit namin dito is yung intensive. Yung term is intensive. Intensify. Parang volume yung pagpo-produce namin. Ayun, kita nyo. Sana may natutunan kayo na konting kaalaman sa pag-iisda. Salamat.